ay kanina pang nagantay, kanina pa nakabinat sa araw, ngunit hindi kayo umaalis. Kaya hanggang ngayon, kaya ngayon, ang bilang ngayon, itong rally na ito, ito na ang pinakamalaking rally sa buong kampanyang ito. Salamat Cebu sa inyong suporta, sa inyong tiwala. Pasok pa kami, malayo pa kami. Sabi ko, siguro marami ang tao doon dahil malayo pa ay naririnig ko na ang inyong mga sigaw. Pagka doon sa mga nagkumakanta at pinapalakpakan ninyo, malayo pa, naririnig ko na. Pagpasok ko rito, mas lalo pag lumakas ang sigaw. Excited na ako. Ang mata ko para sa akin. Hinahanap ano? Burger. Sana ang flavor Sandro Simon. Na-excited pa naman ako. Eh yung pala, hinahanap niya yung aking anak. Alam niyo po, hindi ko po kasama si Sandro ngayon. Ngunit, meron tayong kapalit. Yung aking bunso, kasama ko rito ang pangalan si Vincent. O yan, nakalimutan niyo na si Sandro at si Simon. Biruin mo, tatlo ito. Salamat sa inyo lahat. At sa inyong pabot ng pagmamahal, hindi lamang sa Unity Team, ay pati na sa aking mga anak. Alam niyo po, hindi ko na po sinasama si Sandro. Dahil po, totoo ito, ay nung nagsisimula pa lang ako ng mamulitika, ay pinayuhan ako, binigit ako ng advice ng aking magulang. At sabi nila sa akin, ay huwag kang aakyat ng entablado na may kasama kang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya sabi ko, Sandro, diyan ka na lang muna sa Ilocos Norte. At siya'y kumakandidato bilang congressman dun sa amin sa Ilocos Norte. Ngunit, papaabot ko sa kanya ang napakainit inyong salubong, ang inyong napakagandang paghanap sa kanya, pati na yung inyong mga marriage proposal, tatanggapin ko na lahat. Maraming salamat. Thank you po. Alam niyo po, napakaganda na ng koleksyon ko nito, mga drawing na binigay sa atin ng ating mga kababayan. Kaping-kapat kami ay nagmamotorcade o kami ay nagrarally. Lagi pong may dala ang ating mga kasama na ganito. Kaya nakakataba po ng puso. At kami po ay hindi sapat ang salita lamang upang maibawi namin ang upang masabi namin ang tunay ng pasasalamat namin sa inyong suporta, sa inyong tuwala at bukod sa lahat sa inyong pagmamahal. Salamat at alam nyo po ay nakakataba po ng puso para sa Unity ang makita
na maliwanag na maliwanag ang pag-unawa at pagpainit ang pagtanggap sa aming mensahe, sa aming adhikain ng pagkakaisa. Yan po ay ang aming naging mensahe sa Unity sa Tambalang Marcos Duterte. Dahil po sa aming pananaw, ito na ang unang hakbang upang tayo ay makabalik sa mas magandang buhay at tayo ay magkaroon ulit ng trabaho. Ngunit sa nakikita ko dito sa Cebu ay hindi na kailangan ipaliwanag ang pagkakaisa dahil nagkaisa na ang Cebu sa likod ng Unity at ng Tambalang Marcos Duterte. Dito po sa Cebu ay isa sa pinakamagandang halimbawa kung ano ang kapangyarihan ng mensahe ng pagkakaisa. Dahil dito po sa Cebu, nagbuo ng isang grupo para ipagsama-sama ang puwersa ng mga Cebuano na hindi hati-hatiin ang lalawigan ng Cebu. At ang namuna niya, kaya po nabuhay ang partidong One Cebu sa pangunguna ng ating magaling at butihing at kilalang outstanding governor sa Pilipinas, Governor Gwendolyn Garcia. Kaya po, alam po natin, mula nung nabuo ang One Cebu, ay nakita naman po natin na pagka nagkaisa, makita naman po natin ang progreso. Ngayon po, ay natagkagampa ang One Cebu sa likod ng Unity. Dahil hindi lang Cebu Province ang pinag-usapan, naging One Cebu Island na kasama ang Cebu City, kasama ang Lapu-Lapu City, kasama ang Mandawi City, kasama lahat sa One Cebu Island na sumusuporta at nagpapahayag ng tiwala sa ating mensahe ng pagkakaisa. Yan ang magiging halimbawa para sa buong Pilipinas, ang halimbawa dito sa Cebu Province, dito sa Cebu Island. Sa lahat ng pinuntahan po namin ay napakainit naman po ng pagtanggap ng ating mga kababayan sa ating mensahe ng pagkakaisa. Dahil nauunawaan ng ating mga kababayan na ito po ay ang ating kinakailangan sa panahong ito upang tayo ay makabawi na, makaahon na sa pandemya, upang tayo ay makaahon na sa krisis ng ekonomiya na dinala ng pandemya. Para makapagtrabaho ulit ang ating mga kababayan, para mabuhay ulit ang ating ekonomiya. Alam niyo po, marami po tayong problemang hinaharap. Marami po tayong kailangan tugunan. Kailangan po natin unang-una ayusin at bigyan ng trabaho ang ating mga kababayan sa pamamagitan na pagtulong sa maliliit na negosyante, sa maliliit na negosyo na nagsara, nalugi, nalubog sa utang. Kailangan po natin buhayin ulit yan upang magkatrabaho ulit. Kailangan po natin ayusin ang agrikultura dahil ang agrikultura natin ay napaka-importante dahil nakita natin sa pandemya na hindi sapat ang produksyon at ang supply ng pagkain para sa ating mga kababayan at magkaroon ulit ng maraming trabaho. Aayusin po natin, lalo-lalo na dito sa Cebu, na napaka-importante ang industriyang turismo para makabalik ulit dito sa Cebu, hindi lamang ang mga tigalabas, kung hindi pati na ang ating mga domestic tourists ay pararamihin natin magkatrabaho ulit. Kailangan po natin ayusin ang ating mga ospital para pagka nagka-pandemya ulit, mas handa po tayo. Kailangan po natin ipagpatuloy ang sinimulat
Culture Program. At palalawakin pa natin ito. Isasama natin dyan ang digital infrastructure. Yun po ating internet para ito'y bumalis, para ito'y lumawak, para ito ay maging mas mura. At isa pang napakalaking problema na kailangan nating tugunan ay ang problema ng napakataas ng singil ng kuryente. Ang susunod na administrasyon ay kailangan makahanap ng paraan upang ibaba ang singil ng kuryente nang hindi masyado mahirapan ang taong bayan. Lahat po ito ay kailangan nating ayusin. Lahat po ito ay kailangan nating tugunan. At alam naman po natin, tignan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasaysayan ng Pilipinas, lahat ng nangyari na kahirapan, lahat ng problema, lahat ng krisis na dumating sa Pilipinas, tayo naman ay nakaraos. Tayo ay nakaraos dahil ang mga Pilipino ay tuloy-tuloy na nagtutulungan at ginagawa lahat para sa kapwa, ay tayo ay nakaraos dahil tayo ay nagkaisa. At alam naman po natin, kung ang isang tao, kahit po gaano kasipag, kahit gaano katalino, kahit gaano kalalim ang pagmamahal sa bansang Pilipinas, siya ay isang tao lamang. Kaya po aming tinatawag, yung sinasabi at pinag-uusapan ang pagkakaisa dahil kailangan natin ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Dahil kailangan natin ipagsama-sama, ipagpinagbuklod-buklod lahat ng kakayahan, lahat ng galing, lahat ng sipag ng ating mga kababayan at kapitbisig, tayo ay sabay na haharap sa kahit na anong problema basta tayo ay magkasama. Kaya po ng Pilipino kahit ano ay pato sa atin. Po, nung kami ay nagsimula na mag-ikot, nung kami ay unang isinisigaw ang adhikay ng ating pagkakaisa, ay sumasagot naman ang ating mga kababayan. Sumasagot ang ating kababayan dahil sa mensahe ng pagkakaisa. Ngunit sa simula po, ito po ay parang bulong lamang na halos hindi po marinig. Ngunit habang tumatagal po ang panahon, ay nakikita po natin na yung bulong na yan ay palakas ng palakas hanggat naging maliwanag na ang tinig ng Pilipino. At ang bulong ay naging sigaw na. At ang sigaw ay sinasabi, ako ay kasama sa pag-uulan. Ako ay kasama sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ako ay kasama sa pagpaganda ng Pilipinas. Ako ay kasama sa kilusan ng pagkakaisa. Nagulat talaga ako
Eh, halos na luhamon lumabas ako dito. Nakita ko yung mga ilaw ninyo. Hindi ko po akalain na ganito ang magiging salubong sa amin sa Sikuyo. Ngunit po, hindi naman po tayo dapat magtaka. Huwag tayong nagtataka na tinatanggap ang mensahe ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dahil yan po, yung pagmamahal, yung pagkakaisa, yung pagkakapagpatulungin, yan po ay nasa puso, yan po ay nasa ugali, yan ang sa kultura ng mga Pilipino. Tayo naman Pilipino, hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Madali lang patunayan niya. Tingnan niyo yung mga katabi ninyo. Oh, walang nakasimangot dyan, puro nakangiti. Yan, yan ang nasa puso ng tunay na Pilipino. Ang maging mapagmahal, ang maging matulungin. Hindi po ba kapag tayo ay tinatanong ng ating mga kaibigan ng mga dayuhan at sinasabi ano ba talaga ang katangian na ipinagmamalaki ninyo ng mga Pilipino, ang ating laging sagot ay kami ay makabayanihan. Nasa ugali ng bawat Pilipino na mapagmahal sa kanyang kapwa. Pagka nakita ng Pilipino ang isa pang Pilipino na naghihirap, siya ay lalapit at tutulong. Pag nakita po ng isang Pilipino, isang kapwa Pilipino niya ay nadapa, lalapit ka agad upang makapagbigay ng tulong at magbigay ng konting ginawa sa kanyang kapwa Pilipino. Kaya po, yan ang nasa puso ng bawat Pilipino. Yan ang puso ng Pilipino na nais naming ibalik, hindi lamang sa larangang politika, kung hindi sa lahat ng buhay nating pang-araw-araw, sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Na masasabi po natin na kailangan ng pabutin natin ang isang araw na may masamyat ipinagkaisa natin ang ating mga kababayan. Kaya po, huwag po natin kakalimutan itong araw na ito dito sa Cebu City, dito sa lalawigan ng Cebu. Huwag natin kalimutan na sa araw na ito, sa gabing ito, tayo ay sinabi natin, halos tayo isumumpa na ipagpapatuloy natin ang kilusan ng pagkakaisa. Gagawin natin ang lahat upang tulungan ang ating kapwa Pilipino. Gagawin natin ang lahat para maging mas maganda ang Pilipinas. Gagawin natin ang lahat upang masabi natin dumating na ang araw na masasabi natin na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. At kapag ating nagawa yan, kapag ating nagawa na masabi na natin, may pagmalaki na natin, na ang ating lahat ng ating kababayan ay nagtutulungan sa kapwa Pilipino, na ang Pilipino ay may trabaho ulit, may pera sa bulsa, may ipapakain sa pamilya, may pag-aaral sa kanyang anak. At bukod sa lahat, ang Pilipino ay magkaroon ulit ng pag-asa na ang kinabukasan ng kanyang hinaharap.